Bilang Digi user, mga Lods, malaking adjustment ang nangyari dito. Dati, pabato-bato ka lang ng idlog. Ibahin mo na ang laro. Ay! first skill niya. Ngayon, kapag tinamaan ng kalaban mo, ay magkaka-stacks ka na. Meaning, habang tumatagal, lumalaki ang damage mo sa kalaban. 2 stack kada damage mo sa enemy hero. Kaso mga Lods, babalik sa kalahati kapag namatay ka. Pero, ang technique mga Lods, kapag naka-egg form siya, pwede ka mag-gain ng stack basta lapitan mo lang yung kalaban para atakihin. May mga napanood akong tutorial na mage type dapat si Digi. Pwede naman mga Lods. Kaso, kung solo player ka katulad ko na walang gustong mag-tank build, I suggest i-build nyo yung Thunder build para sa item build na priority. Dahil hindi lang ito nakakapagbigay defense, meron din itong mana regen, CD reduction, at higit sa lahat, ang passive na kada after mo mag-skill at ang basic attack mo ay may additional true damage at may pang slow na din ito. Para sa boots, ay depende ito sa kalaban. Ito yung complete set of build items ko mga Lods. Magic damage, pero kung napanood nyo yung mga tutorial item ko, alam nyo na yung mga kailangan nyo bilhin kahit hindi nyo pa tignan yung mga nasa suggested items. Ang kinagandahan din kay Digi, kapag namatay, mag-zone mo sa bush or kapag nagtitipi yung kalaban, pwede mo silang i-cancel yung recall nila para hindi sila agad-agad makauwi. Ang isa pang technique kapag mabubuhay na si Digi, dapat kapag 10 to 12 seconds bago mabuhay, lumayo ka na sa mga kalaban para hindi ka mapatay ng mga kalaban agad-agad. Ang pangit naman kasi kapag kakabuhay mo lang, mamamatay ka kaagad, di ba? Sabihin ka bang cancel ng mga kampi mo? Dito to yan! Ang maximum pala na stack ng first skill ni Digi is 60. Magdedepende ito sa level ng hero nyo. Kapag mas mataas ang level, mas marami yung stack na makukuha nyo sa first skill. So guys, sana meron kayong natutunan dito sa video na ito. Maraming salamat! Kita-kitsa lang ulit sa next video! We'll be right back.